Amen. Hayaan natin ang Diyos ang magpatakbo ng ating isip at puso. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Gusto niyo tapusin natin ito? Now, the last C is ano? Iyon ang aral sa atin ni San Pablo. Ha? Secret. Secret. Sabi, I have learned the secret of being content. Content. Masiyahan. Gutuman ako, o busog, parehas din. Mayroon o wala, parehas din. Now, nasa kaman nyo, ang kasiyahan para sa buhay ay napag-aaralan. Sabi ni San Pablo Apostol, I have learned the secret of being content. Natutuhan ko ang lihim sa isang buhay na kasiyasya. At magagawa ko lang ito sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Jesucristo. Amen ba? Walang ibang magbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasya kundi ang ating Panginoong Jesucristo. But there is one condition. May isang condition dyan. Ialay natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Kanya. Ialay natin. Pag naialay natin ang lahat, ang ating sarili, maialay natin maging ang ating kayamanan. Bakit? Sabi ni San Pablo sa dulo, lahat ng ating gagawing mabuti para sa Panginoon ay kayamanang iniimbak natin sa langit. At ang sabi niya, and my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. My God will supply all our needs. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me. Supply all my needs according to His riches of glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs. My God shall supply all my needs. According to His riches and glory. According to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Purihin ang Panginoon. Sabi yung salitang crisis. Lahat na tao ay dumadaan sa isang crisis situation. Pag sinabi ng doktor, wala na akong magagawa dyan sa katayuan mo, anong iniisip mo? Ha? Ang sabi ng doktor,
manalangin ka na lang. Hindi dapat yon. Dapat una sa lahat, mananalangin ang tao. God first. Para ibigay sa iyo, this is what you should do. Kung mayroong kayong nararamdaman, manalangin kayo, nabigyan kayo ng Panginoon ng isang doktor na marunong. Amen. Kaya may mga doktor, sabi sa Biblia, even Jesus said, sabi niya, darating ang panahon, sasabi niyo sa akin, doktor, doktor. I am sick. Ibig sabihin, mayroon silang kakayahan binigay ang Diyos para magbigyan ng lunas ang ating mga karamdaman. Amen ba? Ngayon, hindi ko kayo tinatakot ha. Ako'y naniniwala na lahat na nakinig ngayon masisihan sa buhay. Amen ba? Tasan kamay nyo. Kung kayo nakinig kanina sa homilya ni Father Sonny Di Claro, mayroon doon sa mga pagbabasa na sinasabing ang Diyos ang magbibigay ng katurungan at kagalingan sa ating mga sugat at karamdaman. Amen ba? Kapag tayo ay namuhay ng maayos. At sabi sa pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, huwag kayong maging tamad. Bawal sa kaharian ng Diyos ang tamad. Lalo tamad pumalakpak. Papalakpak na lang, tinatamad pa. Tamad, sumigaw ng amen. Hallelujah. Hindi katwiran yung traffic, ha? Sapagkat pinaghahanda na yan pag-araw ng Biyernes, naghahanda na para sambahin ang kanyang Diyos. Amen ba? Ang mga Hudyo ganyan, araw ng Biyernes, wala na silang ginagawa. Naghahanda na yan para sumamba sa Diyos sa kinabukasan. Di, maaga, para maiwasan yung traffic, maaga pa umalis ng bahay. Amen ba? Paano yung panangalihin ko, Brother Mike? Di magbaong ka. Kung wala kang baon, pagdating mo dito, yung may baon, humingi ka. Amen ba? Sa kaharian ng Diyos, walang nagugutom. Ngayon, tatanungin ko kayo, magsabi ko ng totoo. Gusto niyo malaman ang sikreto sa buhay na ganap at kasiyasya? Ha? Sa Sabado. Simulan at tapusin ang gawain. Pagpalain, simula.
sa Sabado. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, tas ang kamay. Tas ang kamay. Kaya ba'y naniniwalang pagtapong ko sa inyo, may biyaya kong tatanggapin? Gusto niyong kwento? Nagmamadali na yata kayo eh. Ah, okay, tas ang kamay. Ito ang sisigaw nyo. Tatandaan nyo, hindi yun ang sinasabi ko, kundi yung sinasabi nyo ang mangyayari sa inyo. Amen ba? By faith, iiwan ko sa inyo ito. Sasabihin nyo ang ganito, buhay na ganap, kasiya-siya akin ito. Pag sinabing ganap at kasiya-siya, kahit may problema, nasisiyahan. Kahit nagugutom, nasisiyahan. Kahit nabibigo, nasisiyahan. Eh, sabi ni San Pablo, natutuhan kong masiyahan kahit ang gutom o busog. Mayroon o wala. Mayaman o mahirap. Parehas lang sa akin. Bakit? Nagagawa ko ito sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Tatandaan nyo, sa lahat ng sitwasyon, our help comes from the Lord. Ang tulong na maasahan natin sa lahat ng sitwasyon sa buhay ay ang tulong ng Panginoon. Anong sisigaw nyo? Ulitin nyo nga. Buhay na ganap at kasiya-siya akin ito! Buhay na ganap at kasiya-siya akin ito! God bless you!